para sa ating policy highlight ngayong buwan ng Hunyo. Pag-usapan natin ang Civil Service Eligibility Verification System, isang bagong online system mula sa CSC na ginagamit upang maberipika ang eligibility information. Noong 25 ng Abril 2023, inaprubahan ng CSC Resolution No. 2300248 o ang Amendment to Section 4 of the Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions o ORA-ORA as amended. Ito ay pinatupad sa pamamagitan ng CSC Memorandum Circular No. 3 Series of 2023 noong July 4, 2023. Bilang Central HR Agency ng Pamahalaan, ang CSC ay naatasan upang itaguyod ang moral, kakayahan, at integridad sa serbisyo sibil. Batay sa Section 4 ng ORA-ORA, isa sa mga paraan upang masiguro ang merit at fitness ng mga kawaniin ng pamahalaan ay ang pagre-require sa mga Human Resource Management o HRMOs ng mga ahensya na magsunite ng orihinal na kopya ng Authenticated Certificate of Eligibility ng bagong empleyado mula sa CSC. Nang mga nagdaang taon, nakatanggap ang CSC ng feedback mula sa mga HRMOs ng iba't ibang ahensya, gayon din sa mga aplikante sa gobyerno sa mahirap na proseso ng pagkuha ng authenticated copy ng Certificate of Eligibility mula sa CSC, 10 ng regional offices nito. Bilang solusyon, inulunsad ng CSC noong 2023 ang Civil Service Eligibility Verification System o CSEVS. Para sa mga HRMO, isang bahagi ng CSEVS ay ang External Online Verification of Civil Service Eligibilities. Gamit ang online system, maaaring direktang ma-access at masuri ng mga HRMO ang eligibility information ng mga aplikante. Maaari ring magamit ang CSEVS ng mga kwalipikadong individual na nakapasa sa Career Service Examination Pen and Paper Test, Computerized Examination o COMEX, Computer Assisted Test upang makita ang kanilang eligibility record. Kabilang din dito ang mga individual na nabigyan ng civil service eligibility sa ilalim ng iba't ibang special laws at CSC issuances. Sa ilalim ng amendment sa Section 4 ng ORA-ORA, pinapayagan na ang mga ahensya ng gobyerno na magsumite ng iba't ibang proof of eligibility bilang isa sa mga kinakailangang dokumento para sa regular na mga appointment. Kabilang sa mga itinuturing na proof of eligibility ay ang original, authenticated, certified true copy, scanned copy of the Certificate of Eligibility o screenshot ng eligibility information mula sa CSEVS. Lahat ng mga bersyon na ito ay tinatanggap at maaaring isumite sa CSC Field Office para sa pag-process ng appointments ng isang kawani. Gayun din ang mga eligibility na nauna nang isumite ng mga ahensya upang ipa-verify sa mga CSC Regional at Field Offices ng CSC ay hindi na kailangan mag-undergo ng panibagong verifikasyon. Batay din sa amendment, pinapayagan ang mga eligible na ma-access at screenshot ang kanilang eligibility information mula sa CSEVS at ipasa ito bilang opisyal na dokumento kasama ng ibang required documents sa kanilang pagsumite ng application letter para sa bakanting posisyon sa gobyerno sa halip na mag-request ng authenticated copies ng kanilang Certificate of Eligibility. Layunin itong bawasan ang gastos at oras na ginugugol sa verification at authentication ng eligibility ng aplikante. Para ma-check ang eligibility, pumunta sa csevs.cse.gov.ph/user/eligibility. Punan ang lahat ng required field at i-click ang Submit Verification Request sa dulo ng page. Kung hindi matagpuan ang Civil Service Eligibility Record sa CSEVS at walang ibang patunay ng eligibility, ang mga eligible ay dapat makipag-ugnayan sa CSC Regional Office na pinakamalapit sa kanila at magbigay ng isang government-issued na ID at ang kinakailangang datos para sa verification ng kanilang eligibility. Ang CSEVS, bagaman komprehensibo, ay hindi naglalaman ng mga eligibility record mula sa mga sumusunod na mga ahensya. Ang CSEVS ay isa sa mga digitalization efforts ng CSC upang ma-streamline ang mga proseso sa serbisyo sibil. Para sa buong impormasyon tungkol sa CSEVS, bisitahin ang CSC website sa www.cse.gov.ph. Manatiling updated sa mga policies, programs, and activities ng Civil Service Commission. Bisitahin lamang ang aming social media channels. Maaari ring tumawag, mag-text, o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento, o suwestyon. Hanggang sa susunod na policy highlight, maraming salamat sa panunood!